natin yun. Preventable naman po kasi yung rabies. Oo. Since virus siya, once po na may nakagat yung aso or pusa or tao man, kailangan nating magsabi agad. Mm-mm. Siyempre, ang unang-una nating gagawin, since ang rabies kasi ay nagtatravel yan through sa nerves, mapupunta sa central nervous system. Pag nandun na sa central nervous system, yun na yung walang prevention and wala na rin cure. Yeah. Yun. So, ang kailangan nating gawin, once na nakagat tayo ng aso or pusa na rabid, or halimbawa, sabi nga nila, hindi necessarily na makagat ka. For example, may open wound kayo, nadilaan kayo ng asong rabid, kailangan lang po nating hugasan yung sugat natin, sabunin, and then lagyan ng betadine. So, hindi po totoo yung maglalagay tayo ng bawang, maglalagay tayo ng mga sungay ng usa, hindi po yun totoo. So, pag nangyari po iyon, pumunta na po agad tayo sa mga pinakamalapit na animal bite center, sa hospital, sa Lazaro, or ITM, para po magpabakuna ng rabies vaccine. So, paano po ba malalaman kung isang hayop ay rabid? Yeah. Okay po. Actually, marami namang signs. Actually, may dalawang signs. Isang dumb or paralytic, yung talagang matamlay na. Very unusual. Nagbabago po ng behavior. Mm-mm. For example po, yung aso natin, yung mga indoor pets natin, medyo hindi yun prone masyado sa rabies since nasa loob lang. Yung mga outdoor pets natin, yung nakikimingle sa ibang asong gala, lumalabas ng bahay, mga stray dogs and cats, yung mga nagkakalkaw ng basura, yan yung medyo prone sa rabies. Ano po, yung mga intact males and females na tinatawag, yung hindi pa neutered. Yun, no? So kasi naghahanap sila ng partners, nakikipag-away sila sa mga asong gala. So ang symptoms nun, dating masigla, dating okay, hindi naman nangangagat, bigla, all of a sudden, bigla na lang naging matapang, bigla kang kinagat. Sa isang araw, walong tao na agad yung nakagat niya. So dun tayo medyo medyo magtataka kung bakit nagbago yung behavior. Tumutulo yung laway, may incoordinations na, no? Hindi na nakakakilala, galit sa mga movable objects. So makakakita kayo ng mga signs and symptoms. Ganyan din ang pusa, pareho lang. Parehas lang po, para din po tao. Yes po, hindi makainom ng water kasi paralyzed na yung lalamunan, ganyan. Yung pala yun, kaya hindi na makalunok, hindi na makainom. Hindi makahinga, napaparalyze na po yung mga nila, katawan. Yung kalmot po, may rabies din yun? Yes, sinasabi nga natin na pati yung kalmot pwedeng magka-rabies kasi nga from the saliva, from the laway, minsan tumatama sa food pads, pwedeng mag-introduce ng saliva sa skin natin. So ang pinakamaganda, Doc, maipapayo nyo rin na whether hindi ka sure na rabid yung dog or yung cat or tingin mo naman malinis yung aso, pa-injection ka na rin. Yes po. Actually, ang tinitingnan ng mga doctors, no, human doctors, kapag ang aso natin or pusa natin na nakakagat eh may rabies vaccination, pinapa-observe muna namin yon for 2 weeks. Kasi po walang aso or walang pusang mamamatay kung wala namang rabies. Hindi sila mamamatay kasi ang rabid dog or cat, mamamatay yan within 2 weeks. So pag namatay yung alaga natin, yan yung time na dadalhin yung head sa Bureau of Animal Industry, ipapacheck natin doon and then makikita kung positive or negative. That's the time na po pwede magpagbakuna yung aso. Pero yun nga, sabi niyo, what if stray, yung tahimik ka lang, biglang nangagat. Yun ang delikado. Kailangan, kasi hindi mo na makikita eh. Correct. Hindi mo na ma-observe yung nakakagat sa'yo. So ibig ko sabihin, once na nakagat ka ngayon, mamaya pa-injection ka na, pwedeng maligtas yung buhay mo ron. Actually po, pwede. Kung rabid naman. Kung rabid yung buhay. Kung rabid. Pero kung hindi naman, katulad yan, yung mga pets natin, di ba, minsan nga nililiktay sa mouth. Di ba? Nung mga alaga nating aso sa bahay. Basta malinis, ligtas. Basta malinis, ligtas. Wala po. Pero pa ikaw yung nakagat na isasong gala, you err on the side of caution ba? Na hindi mo sure kasi kung rabid siya, hindi. Pa-injection ka agad. Hindi natin alam saan nakatira. Oo, so pa-injection agad, Doc. As in within how many hours? Yes po. Actually, matagal eh. Katulad nga sabi ko, yung manifestations natin, medyo matagal. Kaya halimbawa, nakagat kayo, hindi nyo alam kung sino yung nakakagat sa inyo, injection na kayo. Agad-agad, within how many hours dapat mangyayari yun? Actually po, ang tetanus kasi importante din. Kahit po a day before, kanyari ngayon, kayo nakagat ngayon din, or bukas, pwede naman po yun. Pwede pang pagpabukas. Kasi po medyo matagal ang travel ng rabies sa katawan ng aso natin. Bago makarating sa utak. Pero pag nakagat kayo from shoulder up to the head, kinabukasan, pinapasabi na namin sa mga owners natin, sa mga clients natin, na magpabakuna. Kasi yan, lapit na nun sa utak. Hindi pala totoo yung sinasabing kapag nakagat ka,
automatic mamamatay ka rin. Oh, hindi pala totoo 'yon. Hindi po. Para sinasabi na death sentence siya, padakagat ka lang, sure hindi na mamamatay po. Ka. Walang ganoon. Di sana wala na nag-alaga ng aso at pusa. Actually, ang importante lang dito is yung i-educate natin yung mga nakakatanong. 'Yun ang importante. Maganda kang ginagawa na ganyan, Doc, at least na-orient natin. Pero ang pinaka-importante sa lahat sa mga barangay, dapat may mga rabies vaccination, yes, no? Actually, sa lahat ng aso at pusa. Libre ba 'yun, Doc? Libre po. Actually, for example, owners. Yung mga dito sa Manila, no, Quezon City, Valenzuela, yung iba po nagbabahay-bahay pa ang mga LGUs natin, nagbabahay-bahay sa mga tao, no, i-inform sila na libre yung bakuna, or kung hindi wala kayo sa bahay niyo, pwede kayong pumunta sa vet office at doon kayo magpa-injection ng rabies vaccine sa aso't pusa natin. So, libre lang po yun. Mm-hmm. See? Kung magsisipag lang yung barangay mamo, marami tayong buhay na maliligtas. Yeah. Hindi, pero paano nakagat ka, tapos yung isasaksak sa injection, hindi yun libre, no? May bayad yun doon. Pag yung tao na yung nakagat. Alam ko po, may libre din. Hindi ko alam ko po kung sa San Lazaro or RITM ay libre. Kasi dalawa po yung ini-injection dyan. Yung pre-exposure at saka yung tinatawag nating airig. Okay. Yung airig yun na yung serum na pag-positive na talaga yung aso. Yun na yung makikipag-unahan sa virus, no? Sa katawan ng aso natin. Sa katawan ng tao. Pero yung kami, pre-exposure, yun yung para i-prevent lang. For example, may bakuna na kami, nakagat kami ng aso, ang gagawin na lang na ribid, ang gagawin na lang namin is post-exposure na and serum. Baka pwede kaming lagyan. Kaya importante rin sa barangay, huhulihin yung mga stray dogs. Kasi, di ba? Paano kung rabid yung dog na yun? Tapos naglalaro yung mga bata sa kanin. Pinababayaan lang, di ba? Na palakad-lakad sa kalsada. Buti sa isa lang kakagatin. Isang walo, sampu kinakagat. Parang yung nangyari recently, Doc. Di ba? Yung isang bata na matay. Nakita niyo sa news, di ba? Kasi kinagat nung aso na yun. Yun po. Ang problema lang po ata, hindi nagsabi yung bata. Natatakot siya. Ito nga. Yung importante. Kasi ang mga bata talaga, mga 5-year-old, ganyan, less than 10-year-old, hindi po talaga magsasabi minsan eh. Po ba? Kaya kailangan din syempre yung mga strays na pinapakain sa labas, sana yon mahuli natin para mabakunahan ng rabies. Doc, may tanong lang tayo. Ang mga daga daw ba may rabies din? Yes po. Lahat ng ng warm-blooded mammals, animals, pwede pong magkaroon. Pati rabbit. Rodents, rabbit, baka, kabayo, baboy. Pwede po. So kung makagat ka ng daga sa bahay, paano ka rin? Punta ka rin agad sa Actually po, yung iba nagpapa-injection. Yung iba po nagpapa-injection na ganyan. Kasi hindi naman lahat din ng daga, ribid. Pero para lang sigurado.